Good morning, Philippines! Namaste, India! How was everything, guys? How are you? Kumusta po ang lahat sa atin? So, it's another day, it's another morning, and we have to be thankful always to the Lord for giving us another day and another life, you know. Napakabuti po ng Panginoon sa atin, so lahat ng bagay na ating tinatamasa at ating nararanasan ay galing sa Panginoon. So, we all the highest praise and glory to the Lord. So, ngayong umagang ito, ay magkakwento lang ako ng kaunti sa inyo. Since, guys, naging busy po kami ng mahabang mga 2 weeks siguro kasi nasa ano kami, sa village po kami ng nakaraang linggo. So, nag-stay. Kapag umuwi, when we go to the village, we stay there for like a week talaga or more than even. Kasi nga, malayo po siya. Medyo malayo talaga siya. So, thankful ako dahil tuwing pupunta kami doon ay another experience, you know. Another, ano, magagandang experience ang at very lovable people ang mga nandun. I'm so grateful and happy because they loving me, they always care for me, and they are so much caring. And lahat ay kumaari ay ibibigay nila sa akin. So I'm so happy. So guys, kumusta po kayo diyan sa inyong bahay? Sa mga may trabaho, kumusta ang mga may trabaho? Kumusta po ang mga nasa bahay lang, nakatulad ko, na nag-i-stay lang sa bahay? Si ate po ay actually this morning is, as of now, 9:30 in the morning po dito sa India, Shimla, India. So, every morning po kasi, ay ako ay nagbo-boil ng gatas. It's either ako, minsan si daddy, maaga, kapag nakita na niya to, they delivered us this one bottle every day para ito kay Adi. Kasi gusto ni na mommy and daddy to Adi to drink this, the pure cow milk. Tapos lalagyan ko na lang siya ng, I'm added the powder itself. Ito po kasi yung ginagamit ko kay Adi. Pediasure chocolate. Kaya guys, kung mga nagtataka kayo kung bakit si Adi ay napaka-active, sobrang active, sobrang likot, maaring ito rin po yung dahilan. Kasi paborito niya talaga to. Nung natikman na niya to, ay hindi na niya tinigilan. Ayun po siya. Chocolate po ito. So, ang ginagawa ko dati, water lang sa UAE water at saka ito for scoops. So while here, daddy said, since mommy said and daddy said that since the cow milk is available and fresh, so better to give him this one. So what I do is I have to boil it and then I'm just giving him from 8 ounces of this one and I'm giving him 3 scoop na lang. So I less for 1 scoop. So that Adi will be, you know, tipid na rin, plus hindi masyadong ma-chocolate kasi nga very active si Adi talaga. Yun din yung dahilan talaga na I stopped to work kasi I have to be focused on Adi. I have to focus on him kasi sobrang likot niya talagang baka hindi mapagtiyagaan ng mag-aalaga. Kasi sabi nga nanay lang knows best. Then nanay lang makaka-intindi sa napaka deep na ugali ng ating mga anak, you know. Ayun. So tuwing umaga, katulad kahapon guys, kwento ko lang sa inyo. Kahapon, since kahapon, si BN ng babae, my mother-in-law is still in the village. Tapos so kahapon mag-isa lang, ako at si Adi lang, yes. Parang ganun na nga. Ako at si Adin mag-isa dito sa bahay. So, naglinis ako. Nilinis ko rin yung wrap namin para
Oh my, good morning, baby ko. You guys, Addy's awake. Good morning, say good morning, guys. Say good morning, guys. Say good morning. Say good morning, guys. Oh, this is your toy. Cooking me too, Shaka? Huh? Cooking me too? Huh? Cooking me too? What is that? Cooking me too? I don't understand, anak. What you say? Cooking me too? Cooking me too? Cooking me too? Oh, check there. Yeah. Check there. Check your toys there. So, nasaan na ba tayo? Guys, ayun nga. Naglinis ako kahapon ng rep. Tapos, nag-mop, nag-broom. Ayun, ginawa ko. Nagbilad ng aking labhan. Kasi ang tubig dito, guys, is nadating lang. Kapag dumating ang tubig, may schedule siya. Kapag dumating tubig, you have to open. Basta may ino-open sila siguro para pumunta dun sa tank, sa tangke. May mga tangke ang mga bahay dito. Kasi ganun nga. So, tsaka ngayon, since ngayon hindi rin ako pwedeng maglaba. It's Tuesday today. Not allowed to do anything like using machine or anything. Tuesday and Thursday and think Saturday. One day is too early. You want this tinapay? See, Daddy G gave you biscuit. This biscuit, this is for you. Daddy G said, give this to Adi. Please guys, we bought this. Since ang daming biscuit dito, ayan. Bago umalis si BN ng lalaki, nabigay ko daw to kay Adi. Ito, marami siyang flavor. You want this? Okay. Okay, mama. Which flavor you like? You want chocolate, you want vanilla, you want strawberry, you want orange. Which do you like? Which one you like? Chocolate. What? Chocolate? Yeah. Oh my, you want chocolate? I don't know. Let's open by this. Because... Okay. Okay. Oh, it's another wrap. Oh no, it's separately. So this is orange. Let's see the chocolate. Give me strawberry. Which one you like? Chocolate. Which one you like? Chocolate. Vanilla. This one chocolate. You want chocolate? Yeah. Okay, mama. Open, mama, open. Mama will open na. Ang maganda siya, magkakahiwalay siya, guys. Magkakaiba ang flavor niya, pero magkakahiwalay. Maganda yun para hindi, you know, open lahat. Okay then. Which one you like? You like chocolate na? Yeah. Okay, mama will open for you. Okay. Go, open that. Okay, this one. Wow. Wow. You're so nice, guys. Wow. Okay. Meron siyang mama. Okay, mama will give Adi. Oh. What you will say? Thank you, mama. Huh? Thank you, mama. Ako, may ano pa. I will wipe her face, okay? Mama will get the... So, ayun guys, nagising si Adi. Medyo hinahaya ako siyang matulog. 9:30 na siya nagising. So, kasi malamig nga guys dito talaga. May doble-doble ang suot ko guys. Doble talaga yan. Tatlo. May t-shirt ako. Tapos may jacket. Tapos ito. Tinatawanan ako ni Daddy, ni Coach. Para daw akong Chinese, nakagarne. Kaya nakita ko laang, sabi ko kaysa wala akong pang cover, yung malamig. Ayun. So guys, super lamig dito sa Shimla. Talagang nag-a-adjust pa yung mga body namin ni Adi. At si Adi ngayon ay may sipon. Kaya hindi pa masyado siyang naliliguan.
kayo talaga namang ano, sobrang pag-a-adjust sa klima, guys. Kasi different from UAE. Ang UAE napakainit, while here sobrang lamig. Nagti 3 degrees, guys, dito. Hindi pa to ang wala pang ano, wala pa, guys, na snow. Pag nag-snow pa, negative na 'yon. Oh my. I don't know how I will feel or how I will work kapag malamig na. As in, parang alam mo yung masasakit yung buto kapag ganun sobrang lamig. Tapos yung tahi ko din kumikiro. Yung sasayan ko kay Ali. So, ayun guys. Kahapon, yun nga, mag-isa kami. So, si Daddy naman, the good thing with Daddy, you know. The good thing in my father-in-law, then both mommy and daddy, they are very good in, you know, my father-in-law always asking me before he go to work. He will ask me what you want to eat, which one you want to eat, you want to buy anything, you want to buy any of your vegetables or what you gonna eat. So I suggested it to Dad that I wanna eat only the soup. And then, okay, then if you wanna eat the soup, then would you like to have bread? Then okay, Daddy. Then Daddy buy bought me yesterday a bread. Not bread. Daddy bought me this one para sa soup ko. Then, nabili ni Daddy. Kasi, ganyan sila. Especially Daddy, umalis siya sa, nag-work siya, di ba? So, alam niyo, mag-isa lang ako dito. So, tinanong niya ako kung anong gusto kong kainin. So, ito, binilihan niya ako. Ayun. Tapos, guys, na... Tuwing Sunday, ayun, binibilhan na din ako ng chicken. Since you want more, anak. You still have. Okay. Go there and watch na. You go there, baby, go and watch. Binibilhan niya ako ng chicken since pwedeng kumain ng non-veg Sunday. They give me a day to eat non-veg Sunday. So... No, I'm just kidding. It's okay. Just kidding. And, ayun guys. Nakakakain ako ng chicken. Yun lang kasi ang available na non-veg dito. Motol, hindi ko pa alam kung meron din, kaya lang hindi pa ako nakakain dito sa amin, sa Bukit, sa Guler, yan, sa Guler Village nakakain na ako, kasi nagluluto yung mga chachi, nagluluto sa Guler yung sina chachi ko, mga mga tita namin doon. So especially kapag nandun ako, pag dadating ako, alam nilang parating ako, they try to cook also para makain din ako. So, very happy. Kung tatanungin niyo po ako if I'm so happy here in India, I'm so much happy. Of course, I'm so much happy. I'm with my family. The family of my husband is very, very nice. Napakababait. Wala akong masabi. Talagang, they love me so much. You know, lahat ang pag-aalala ay gagawin nila. Alam mo yung pag-aalala na ano kakainin mo. Patulad ngayon, umalis na uli si Daddy. Maaga pa. Ito yung sa akin kung ano gusto kong bilhin o ipabili sa kanya pag-uwi. Sabi ko, no, Daddy, nothing. Because everything is here already. Like bread, biscuit. So, nothing. Sabi ko, nothing, Daddy, it's fine. So, ayun, umalis na siya. Tawagan ko lang daw siya kapag anything I need, ganun. So, masaya po ako dito sa India kasi para po ako nakatagpo ng tunay na magulang.
At yun naman ang sinasabi nila. Hindi daw nila ako daughter-in-law. I'm their own daughter. Yun, that's what they are saying, mommy and daddy. So, I'm so much really grateful for them. For me. I'm so much grateful because I found them. So, since sa background ko guys, ano talaga, lumaki akong wala ng aking tunay na magulang. Since 1 year old, wala na yung aking ina. Since I was 3 years old, namatay na rin yung aking ama. So talagang, ang hirap pong lumaki ng walang magulang. Tatlo po kami magkakapatid, tatlong babae. Pero kaming tatlong babae ay hiwa-hiwalay na lumaki sa aming mga tiyahin. Kasi hindi kami pwede kayang palakihin ng isa lamang. So, ganun po ang ginawa nilang setup. Pagkamatay na aming magulang, ay kami po ay binahabahagi. Ako po ay lumaki dun sa isang kapatid ng aking ama't ina. Pareho po silang kapatiran. So, para ko na rin silang magulang and both of them are already died also na. So, I have only one brother and one sister there. Like, tinuturing ko na silang kapatid kasi nga, lumaki na ako sa kanila. Since I was maybe 5 or 6 or 5, nasa kanila na ako. So, ayun. Still, kahit pa nga sila ay tiyahin ko at kapatid lang naman sila na aking ina't ama, pero still, alam mo, naghahanap ka pa rin ng tunay mong magulang. Yung tunay na magulang na talagang yung magulang, iba kasi yung magulang mo eh. Masasabi kong iba talaga yung magulang, tunay na magulang mo. Kaya medyo nahirapan ako din that time. Pero salamat sa Lord dahil sinamahan niya kami magkakapatid until now. Kaya I'm really thankful and grateful talaga. Dahil nakatagpo din ako ng mabait at responsableng asawa. Very responsible and very good husband. My husband, Rishi. So, responsible and family man siya. Kasi lahat ng kailangan namin, he providing. He always there for us. He will always ask kung ano kailangan namin dito. Even I am here, he always asking me, anong kailangan mo dyan? Si Adi, all the pampers, the milk, or anything you want, like that. Or sabi niya, kapag gusto ko daw bumili ng or anything, meron naman siyang iniwan na card sa akin. May naman yung pera. So, yun ang magagamit ko para kung gusto kong bumili ng anything. So, ganun guys. Ganun ang buhay ko ngayon dito sa India, guys. Uuwi kami. Pupunta kami ng mababakasyon kami ng bakasyon lang yun, guys. Siguro 20 days to 1 month lang kami doon uli sa Abu Dhabi pupunta namin. Kasi nga mag-i-stay uli. Like 20 to 30 days lang kami doon. Siguro si Mami o si Masi ang kasama namin. Tapos babalik uli kami dito. Kasi nga si Ade ay mag-aaral na rin and we'll try to build our own floor. So that's our plan. To build our own floor here kasi may floor naman kami dito. Ayun ang i-build namin so that we can have our own na. So kapag okay na 'yon, so makalipat na kami. Sabi naman ni Mami, kapag may floor na ako, you can cook anything. You can cook non-veg, sabi niya. So, happy ako. Kasi, ano din eh, respect din sa kanila na sila ay vegetarian. So, of course, sa kanila kasi parang yun, bawal ka magluto, bawal ano. Pero, I have a corn crab soup, hindi siya veg. Literally, parang ano lang ito, nakakapagluto ako nito. Pero, yung literal na manok or mutton mo. Hindi rin ako nagluluto dahil ayoko din na. It's not good din, guys. Respect naman ang whole ano sila eh. Kung paano nila ako nire-respeto.
dapat respeto ko rin sila, ganun yun. Respetuhan, di ba guys? Yun. Kapag pwede na, go. Pinibilahan naman nila ako ng chicken eh. Hindi lang makapagluto. Pero okay lang din. Kasi nga, nabibilhan naman nila ako. So, no problem for that. Di ba guys? May pop-up guys. Ayun guys, ang mga ginagawa ko tulad ngayon, today hindi ako pwede maglabas. So, ang ginawa ko kagabi, inubos ko yung labay ko, sinalang ko na kagabi, parang ngayon inihang ko na lang siya. Naihang ko na siya, natanggal ko na yung mga nilabhan ko kagabi. Ayun ang tutupiin ko. Tapos, ayun, hindi sa mga gawain, hindi naman ako pinuforce ni na mami and ni daddy to do this, to do that, no. Pagka minsan kumikilos nga ako na napaparami, yung parang kita nila tuloy-tuloy ang aking pagaan niya. Stop, sabi niya. Sabi nila baka mapagod ka. So, okay, oh, hindi naman daddy, ano kasi naglilinis ako ng CR, nagbubroom ako, nagmamap ako. Kapag maganda yung panahon, hindi masyadong malamig na talagang as in, hindi nakakatamad kumilos. Sobrang lamig, oh, nakakatamad talaga kumilos. Kahit sila hindi umaalis sa kanilang kama, nakabalot. Sobrang lamig, guys. Sakit sa ulo din. Tulad ngayon, parang ang sakit ng ilong ko. So, ganun guys, ang aking everyday life here. So, ang aking kakainin ay magkape lang ako. Tapos, mayroon namang kapitbahay kami lagi nagbibigay ng roti ng bread nila at saka may gulay na rin. So, siguro na kakainin ko. Let's see what I can eat today. May mga lagi din dito. Team guys, diba ang aking paborito. Ang aking secret. Ayan guys. Parang parang advertisement na to ha. Meron akong toyo, meron akong bagoong. So ito ang ginagamit kong pampalasa sa aking mga kinakain dito. So kahit hindi luto nila kapag mga gulay-gulay, so nilalagyan ko ng bagoong o toyo para mas maganahan ako. Ayan guys. So guys, ako po ay nagpapasalamat ng maraming sa inyo guys. Kasi sinamahan nyo ako, patuloy nyo ako pinapanood, patuloy nyo sinusuportahan ang channel ko. Na kahit mabagal ang pag-growth na parang at least everyday no, may isang subscriber na nasusubscribe. Tulad ngayon siguro 914 na po ang aking subscribers. Guys, tulungan nyo ako maka 1K. Para tayo ay lahat ay masaya at makapag-monetize na rin ako kay YouTube. Guys, please help me para sa 1K. Please do guys subscribe, like, and comment sa aking channel. Guys, kung sino man po may mga katanungan dyan patungkol sa Shimla, yung kaya ko pong sagutin na aking mga nalaman at you know, nalaman ko kung ano man ang pwede kong i-share sa inyo ay akin pong sasagutin. So, mag-comment lang po kayo sa baba kung ano pong gusto nyong itanong, guys. Patuloy po kayong manood sa akin, guys, sapagkat araw-araw naman po ako magbablog kahit ganito lang. At least, may share ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko dito araw-araw sa bahay kung hindi po ako nakakaalis ng bahay. Kasi nga po, wala naman po akong kasama sa pag-alis. Katulad si Rishi, wala na. So, sukush naman po ang aking isang brother-in-law ay busy sa kanyang MBA. So, tinatapos pa niya yung MBA. Yung isa naman ay nasa Delhi, nag-training din doon. So, talagang literally wala akong makakasama. Pero pag natapos na siya, sa kanya ako masasamahan. So, thank you for that. So guys, ano lang pala, may sasabihin ako sa inyo, yung dito sa India, ang maganda ugali nila yung yun talagang, hindi naman yung sa atin kasi, ang
ang may offer nila talaga sa atin yung kanilang magandang pagtanggap ng bisita. Kapag una kang pumunta sa bahay ng sa atin, bumisita tayo sa ating mga kamag-anak or mga kaibigan, maayos sa pagtanggap sa atin, ganun. Pero dito naman, aside from that, talagang mahilig silang magbigay ng pera sa sobre. Laging bago ka umalis, ay aabutan kanila. It's either pinakamaliit na maibibigay nila 20 rupees, pero always 100, 500, 1,000. Ganun sila, especially kapag bago ka pa nilang na-meet. So, kaya guys, ako yung nakaipon po ng pera talaga sa aking paglilibot. At ibibilangin natin guys yun, tapos ipapakita ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang aking mga natanggap mula sa mga relatives, family. Napakababait nila talaga. Sobra nila akong winelcome talaga. Talagang ramdam mo yung pag-welcome nila sa akin. Talaga pong nag-i-enjoy naman ako dito sa India, guys. Kung yung iba ay may mga sad stories, pero may mga istorya naman na talagang magaganda din. Katulad ko, maayos naman yung aking nadatnan, maayos naman yung aking mga in-laws. So, happy ako. So, guys, patuloy po tayo manood at patuloy po ako magbabahagi sa inyo sa mga susunod nating vlogs ng aking mga experience at karanasan dito po sa India. So, thank you guys and God bless you all and see you again to my next vlog and hope you always guys there and supporting me and watching our vlogs every day guys. As much as possible po, I will make vlog for every day guys. So, hope you guys are there only for me. So, patuloy po nyo akong suportahan. 1K na po, malapit na. So, road to 1K guys. So, salamat po ng marami. I love you all. Bye!